Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Malapit na po ang BSKA eleksyon sa Lunes na po, Oktubre 30. Pero bago ang lahat, palakpakan mo natin ang ating mga sarili para masaya naman tayo. Kaya pala, tumaas ang mga presyo ng sibuyas, mga kababayan, dahil sa mga opisyalis ng Department of Agriculture. Yan, natuklasan tuloy ng ombudsman at pinasisibak na sa pwesto ang mga opisyalis ng DA na kasabwat sa pagtaas ng presyo ng mga sibuyas. Pinasisibak sa tungkulin ng Office of the Ombudsman, si Department of Agriculture Assistant Secretary for Consumer Affairs, Christine Evangelista. Ito yung magandang kwento eh, magandang babae ito eh, si Christine Evangelista. Kaya lang, may tinatago palang bulok ng sistema sa kanyang panunungkulan sa Department of Agriculture, mga kababayan. Kaugnay ng umano'y maanomalyang transaksyon sa pagsusupply ng sibuyas sa Kadiwa stores sa Department of Agriculture. Nasuspindi na pala ito ng 6 months noong Agosto. At mga iba pang opisyalis ng Department of Agriculture dahil sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Procurement Law dulot ng kakulangan ng supply ng sibuyas sa mga pamilihan, dahilan para magkaroon umano ng manipulasyon sa presyo nito at questionableng pagbili ng sibuyas ng FPI mula sa Bunina Multi-Purpose Cooperative, mga kababayan. Kaya pala, biro nyo, maabot ng 400 ata ang presyo ng sibuyas at that time ng 1 kilo. Ito pala yung mga gumagawa ng mga kababalaghan dyan sa Department of Agriculture. Bukod po kay Evangelista, nasuspindi rin dito sina DA Administrative Officer V. Eunice Viblanyas, DA OIC Chief Accountant Lolita Jamela, Food Terminal Inc. or FTI Vice President for Operations Jan Gabriel Benedict Trinidad III, at FTI Budget Division Head Juanita Lualhati. Yan, tuloy ang napapala nyo. Kakahiyan ang ginawa nyo, may nangyari pa sa posisyon nyo sa gobyerno. Ang opisyalis ng DA kabilang si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban at FTI President Robert Tan ay nahaharap sa grabing misconduct or grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. May kinalaman sa kasunduan sa pagsusupply ng sibuyas. Grabe kayo ah. Alam nyong ang daming naghihirap na Pilipino, ganyan pa ang ginagawa nyo. Lalo nyong pinapahirapan ng mga Pilipino. Nandiyan kayo para tumulong sa mga taong bayan, hindi magpahirap sa taong bayan. Sa ipinalabas na desisyon ng ombudsman kahapon, napatunayan umano nito na si Evangelista ay guilty sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. At siguro ang dami-daming kinita yung mga yan sa Department of Agriculture dahil sila na po ang nagmanipula ng presyo ng sibuyas nang umabot sa napakataas na presyo. Parang ginto na ang halaga ng sibuyas sa Pilipinas noong panahong yun, mga kababayan.
Pinasisibak din ng Ombudsman si Trinidad ng FTI matapos mapatunayang guilty sa gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service. Ay nako. Sana tumino na ang mga opisyalis ng gobyerno na gumagawa ng mga kababalaghan para naman guminhawa o masinso ang ating bansang Pilipinas. Samantala, nakakita din ng Ombudsman ng probable cause para itiin sa kaso si Evangelista at Trinidad kabilang ang ibang individual dahil umano sa pagsasabwatan. Sinabi na eh, talagang mayroong kasabot dyan na opisyalis ng gobyerno. Bakit ganyan ang nangyayari? Samantalang ang dami-dami naman ng supply ng sibuyas dito sa Pilipinas. Sana at tumino-tino na dyan. Tumino-tino na yung mga opisyalis ng gobyerno. Sana isipin nila ang kalagayan ng mga taong bayan naghihirap dahil sa inflation, mga kababayan. Ang kasong kriminal naman laban kina Panganiban, Tan, Jamila, Biblanyas at Luwalhati ay dinismiss ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng probable cause. Dinagdag ng Ombudsman na ang naturang mga personalidad ang lumikha ng artificial shortage sa sibuyas. Mga kabayan, dapat tumino-tino tayo, lalo na po yung mga opisyalis ng gobyerno na gumagawa ng kababalaghan. Na sila po ang nagpapahirap ng taong bayan. Buti na lang matapang ang ating presidente na hindi niya kinukonsinti ang mga gawaing masasama ng mga opisyalis ng gobyerno. Kagaya ng mga ito, mga kababayan, yan ang dapat na presidente ng Pilipinas lumalaban. Ay nako mga kababayan, oh, kailangan maging alerto tayo sa mga taong ganyan. Kailangan isumbong natin sa kinaukulan ng mga opisyalis ng gobyerno na ganyan, nagkukurap, nandadaya sa pamahalaan. Yan lang po mga kababayan. Sana tumino-tino na ang mga opisyalis ng gobyerno na mga kurap para umasinso naman ang bansang Pilipinas. Pinapahirapan na nga tayo ng China dahil inuubos silang isda sa West Philippine Sea. Tapos ganyan pa yung mga kasamahan natin dyan, mga kababayan natin na opisyalis ng gobyerno. Salamat po ng marami. Again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami. Again, George Sir Vlogs.